Siya nga pala, update ko po kayo. Lahat yan mga kalapatis, naka-feathering yan. Tig-tatlo kabilaan sa kabilang pakpak mga kalapatids. Yun, magandang araw sa inyo mga kalapatids. For today's video is paparundat po tayo ngayon. Ang ipaparundat po natin ngayon mga kalapatids ay yung mga kalapating naka-feathering, no? So ayan, ituturo ko po ngayon kung ano ang ginawa ko sa pagpe-feathering, kung ano yung mga benepisyo nito mga kalapatids. Dahil natutunan ko rin to sa isang mga veteranong panshare mga kalapatids. Tara, samahan nyo ko sa pagpaparunda. Napakaganda itong pag-feathering na to mga kalapatid sa ating kalapati. So mga hindi pa po naka-subscribe at mag-subscribe na po kayo mga kalapatid para maka-entry po kayo doon sa ating parapol, no? 5 ibon po yung ipaparapol natin mga kalapatid. So i-message nyo ako doon sa ipipage.com ng AgriFarm Love TV mga kalapatid. Yan lang mga kalapatid, so 2, 4, 6, 6 po yan mga kalapatids na paparundahin natin. So update ko po kayo dito sa ating mga flyer mga kalapatids, oh. Ito naiwan yung kulay, isang kulay itim mga kalapatids, kasi hindi pa natin yan pinaparunda, no? Dahil yung yun nga, imbis na i-viewing natin mga kalapatids, wala tayong pagagamitan kasi ginagamot nga natin yung dalawa na kabatch niya mga kalapatids. Panismate niya yung isa doon. Pero ito, anak ng African Black by Taiwan mga kalapatids. Pinasitter lang natin yan doon sa nakaklub na pinakita natin na may one eye cold mga kalapatids. So ito na si Andrew mga kalapatids. Yan o. Yun, sa wakas. Ito mga kalapatids, tinulungan ko ng mapisayan mga kalapatids dahil hindi makalabas, no? Kaya nasasabi natin na siguro... Ewan ko kung weak yan mga kalapatids, kasi sabi nila pag hindi lumabas daw sa ano, kaya sariling itlog mga kalapatids is weak. So yung isa na nakikita nyo mga kalapatids, you know, ano na to, wala rin similya mga kalapatids. So mamaya tatanggalin na rin natin yan. So tara, palipad muna tayo mga kalapatids. Siguro isama na rin natin si Andrew na parundahin. Yan. Lagay natin dito mga kalapatids. Wala tayong taga video eh. So bali 7 na mga kalapatids yung papaliparin natin. So punta na tayo sa bukid mga kalapatids. Dito lang yan, tinuturoan ko na rin kasi ilagay sa training box para pagka nagtos tayo mga kalapatids is hindi na sila mahirapan. So layo natin ng kaunti ito. So shout out muna sa ating mga barkada dyan, sina Sir Win, Sir Adrian Bordado Luf, sina Sir Greg Villanueva, Sir Jonel De Los Santos. Shout out po sa inyong lahat. Si Sir PJ Skyway Luf, lahat ng nanonood sa YouTube natin mga kalapatids. So ready na natin to. Ito na mga kalapatids, malapit lang yan. Nagkumahus. Mukhang uwi kaagad sa bahay yung iba mga kalapatids. Ay, di, 2, 4, 6. Dami na natin pinaparunda, oh. Yun, natutunan ko kasi mga kalapatids na sa pagpe-feathering, no? Yan, oh, tignan nyo dyan. Napanood ko yan sa mga veteranong pasher sa pagpe-feathering, lalo na yon. Ganito po yung ginawa kong feathering. Yung alam nyo ba yung primary feathers dyan, yung 819 mga kalapatids? Yan po yung pinuputulan ko mga kalapatids. Meaning ko kung tingin ko po yan ng hanggang kalahati or 1 to 2 inches mga kalapatids. Makakalipad pa rin po yung kalapati dyan kahit putulan nyo po yan mga kalapatids. Parang ganito po yung estilo. Yan mga kalapatids, oh.
halos ganyan yung ginawa ko. So ang ginagandahan ng benepisyo niyan mga kalapati sa pagkakalapati, unang-una iwas overfly kasi hindi sila masyadong roronda. So pag hindi sila makakalayo mga kalapati, talagang iwas overfly po yon. Pero pagka nasanay sila mga kalapati, ang kinagandahan niyan lalo silang lalakas kasi nakapedering po sila. Ibig sabihin nag-exert sila ng double force o masyado silang parang sa tao nagkakaroon sila ng weight sa katawan. So ayan, may exercise sila lalo mga kalapatid. So walang pinagkaiba yan sa mga nagre-ranging mga kalapatid, dahil pareho silang lalaki ng katawan. Yan ang kinagandahan sa feathering. Iwas overfly, no? Tapos lalaki pa yung katawan nila mga kalapatid. At hindi lang yun mga kalapatid, pagka kasi pagkatapos ng pagpe-feathering yung mga kalapatids is siyempre mas lalo silang lalakas roronda pagka tumubo ulit yan, pagka tinanggal nyo ulit after 1 week. After 1 week nyo po tanggalin or 2 weeks mga kalapatids para sumingaw yung kanilang pakpak, no? Yung iba mga kalapatids, ang ginagawa nila is binubutasan nila yung pakpak pa mismo nung pinag-featheringan nila, yung ginagamitan nila ng karayom, no? Pero kahit hindi mo nagamitan ng karayom, basta pinutulan mo yan ng 1 to 2 inches mga kalapatis, isisingaw yan after 1 week mga kalapatis. Pero sa akin, ang ginagawa ko 2 weeks bago ko bunutin para masanay sila na ma-exercise sila lalo sa ganyang sistema mga kalapatis. Siya nga pala, update ko po kayo. Lahat yan mga kalapatis, naka-feathering yan. Tigtatlo kabilaan sa kabilang pakpak mga kalapatids, nakapedering yan kaya hindi yan baanong lalayo dito. So ikot-ikot lang po yan dito. Ang kinagandaan kasi sa pedering mga kalapatids is maiwasan ng mag-overfly, tapos lalaki pa yung mga balikat nila. Hindi lang yun, magagamit natin yan bago magkarera mga kalapatids, para iwas bagsak ng pakpak pagka ongoing yung karera. Siguro yan, tumatagal lang sila na mga 5 to 10 minutes. Pinakamagtagal na nila yung 20 minutes mga kalapatids. Oh. Pero dyan, mas mahihirapan yung masyadong natanggalan ko ng pakpak mga kalapatids. May isa dyan kasi na masyadong maikli yung pinanggupit ko. Bumaba na rin. So kahit pa paano yung mga kalapatids is na-exercise naman sila. So yan ang kinagandaan sa pagpe-feathering mga kalapatids, na gumagamit sa kung paano nila i-condition yung ibon, no? Yan, saka natin tatanggalin yung mga pinedering natin pagka halimbawa 2 months before the race natin bubunutin mga kalapatids. So ayan, siguro dito ko natatapusin yung video ito. Maraming salamat po sa inyong panunood mga kalapatids. God bless, ingat.